Kilala ang Doña Remedios Trinidad na isa sa pinakamadalas puntahan ng mga turista sa lalawigan ng Bulacan. Kilala ito dahil sa pagkakaroon nito ng mga gandang tanawin at mapayapang kapaligiran. Ngunit sa kabilang banda ay meron pang ibang istorya ang aming nakita. Sa aming patuloy na paglalakbay ay napansin namin ang bahay na ito na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kaya naman, minabuti naming humingi ng pahintulot upang makapanayam ang taong nakatira rito. Dahil sa ingay ng kapaligiran at ng mga hayop, ay hindi na kami nabigyan ng pagkakataong maipakita at maparinig sa inyo ang aming paghingi ng pahintulot. Subalit, sa kabilang banda ay ito ang nangyari. Bumungad sa amin ang isang babaeng nakahiga sa isang sulok, nag-iisa at tila nahihirapan sa kanyang kalagayan. Kaya naman, minabuti naming tulungan siyang mailipat ng pwesto kung saan hindi siya mahihirapan. Siya si Nanay Diday, 62 taong gulang. Mag-isa namin siyang naabutang nakahiga sa sulok ng kanilang tahanan. Kaya naman, nang matapos namin siyang ilipat, ay nabigyan na rin kami ng pagkakataong makausap at makapanayam siya. Paano po kayo nakakainom dito, Nay? Yung ano na yung host niya ng luto. Ah, bali, iniinom niya lang po siya. Paano po yan pag wala po yung asawa niyo? Ano pong ginagawa niyo dito? Wala po kayong kasama? Mga Paano po kayo ano po, dumudumi ganun? Pag nadudumi na po kayo? May diaper ako. Ah, pag naman po naglilinis po ng katawan, naliligo ganun? Naliligoan nila ako. Ah, pinapaliguan ko po nila. Buti po, kinakaya ka pa po ng asawa niya na. Ang bigat niyo po eh. Kanina po, binubuhat po namin kayo eh. Oo. Malakas pa naman po. Malakas eh, di magbuhat. Kaya pa nang talaga sa akin. Pag walang buhat ang gagawin niya. Kaya naiinip siya pag ganyan, may mga langgam. Naano ko yung mga katawan mo nilalanggam na. Ah, yung po yung nagpapahirap sa inyo, yung mga langgam po? Yung mga naglanggam na po. Hindi, pag mag-isa kayo na eh, pag nilalanggam kayo, kumakamot lang po kayo. Oo, nga. Paano kayo kumakain na eh, pag wala pa po yung asawa nyo na eh, tapos nagugutom po kayo? Wala. Hinihintay nyo lang po siyang dumating? Oo. Pagbibigyan na niya ako pagkain. Ano po yung trabaho niya na? Magkano po yung kinikita niya po dun sa isang araw? Kunti lang naman. Depende sa nauuling niya. Ah, depende po. Mga tingin niyo po na yung magkano po yung alaga? Magkano po? Isang linggo? Opo. Pero mga bali sa isang linggo, 600 pesos po. Paano kayo kumakain na eh, pag wala pa po yung asawa nyo na eh, tapos nagugutom po kayo? Wala. Hinihintay nyo lang po siyang dumating? Oo. Pagbibigyan na niya ako pagkain. Nangangati talaga ako buong katawan ko dyan. Ito po. Kutsara nga yung pinabahan ko dyan. Kutsara yung pinapangkalkal ko. Kasi ang kate-kate. Wala ba kutsara dyan? Kutsara na eh. Wala po eh. Hindi na ako nakihiluran. Sabi na. Pinapaliguan ako na. Hiluran mo lang ako eh. Ha?
Kanina nga sabi ko, Diego ako. At sa aming patuloy na pangamusta kay Nanay Diday, ay napansin na ng aming kasamahan ang pagdating ng kanyang asawang, si Tatay Eddie. Napag-alaman namin na si Tatay Eddie ay galing pa sa bayan upang mamili na makakain nilang mag-asawa. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-iinda at pangangate ng likod ni Nanay Diday, ay minabuti na naming tulungan si Tatay Edding paliguan ng kanyang asawa. Ano yun? Ito. Ay, ang pago, ay pago. Ang pago niya, Tay. Pago. Ligo ka na? Oo. Pago, ay pago. Yung pago. Kaya niya, Tay? Kaya niya tulong ako kayo? Ano ba nangyari sa paa mo, Nay? Okay na ho. Di, masakit na istok mo. Ha, may istok. Istok. Kapit ka dito na ka. Diyan ako, kapit. Kapit ka dun ni. Aray ko. Hindi ko siya, aray. Ito nga, ako nahirap eh. Ito, huwag mo anong paa mo, akong bara. Aray. Sige, Tay. Oh. Hawak ka dyan ha. Hawak ka. Hawak ka dyan ha. Sige, alalayan ko po sa nanay tayo. Oh. Anong gusto mong gawin ka, Nay? Iluti ko po ba? Ha, tataas ko po. Okay na ho. Nasaan na naman po siya. Dedele! Tapo na eh, hintayin nyo lang pa kumuha na ba ng tubig. Hindi siya na kayo. At sa saglit na pag-iigib ni Tatay Eddie ng tubig na pampaligo ng kanyang asawa, ay amin siyang nakausap. Kung walang makakain po. Hirap din po, hindi rin ako pag-aral. Magkano mo po ang kinikita nyo, Tay, sa isang araw? Kundi sapat lang pagkain. Sapat lang po? Sapat lang talaga. Eh, paano po yung mga gamot ni Nanay? Kung siya, nanghingil ako. Kinakapalan ko lang mukha ko. Kinakapalan ko lang mukha ko. Para ma-ano ko, asawa ko. Hihingi. Kumisa, nahihiya ko. Kung ako siya, napahiya ko pa akong gamit. Pambili. Pambili pa, Pierce. Bumibinig pa ng shampoo. Binuhat po namin siya kanina, ang bigat po. Kami nga, nung pinaligoan ko ando, no, ang bigat-bigat niyan. Eh, kapat ka ng damit. Huwag may anak. Huwag mo nang anuhin niyan. Ayaw. May mga tuklas ganito. May tumulong sa akin. Kapwa natin, marunong mag-intindi sa atin. Diba? Pasalamat ka sa Diyos, diba? At nang matapos naming paliguan si Nanay Diday, ay nabigyan na kami ng pagkakataong makapanayam at makausap si Tatay Eddie. Bale po yung, paano po yan, Tay, pag kumukuha kayo ng uling, sino yung kasama ni Nanay sa bahay? Wala. Andito lang po. Paano pa pag kukuha kayo ng uling, pang-stock niyo po? Diba, kukuha po kayo ng mga kahoy? Oo, uwi na ako. Ah, uwi ka din po agad. Uwi, hindi hagot ako dito. Ay, datalasis na. Luluto pa ako. Bale, bago po kayo umalis, magluluto muna po. Luluto, pakain ko muna. Tsaka po kayo aalis. Kahit lugaw, wala ko pera, nagungutang ko. Babaya ako. Ganun ginagawa ko. Araw-araw po ganun yung ginagawa nyo. Yung mga iniinom po ni Nanay na gamot. Kumisan, pag wala ko, nalapit ko sa mga konsyal, nang tumatakbo. Bet ako mahiya, nalapit ko sa kanya. Pahina, tutulong niyo pa sa inyo. Nawa, bigyan sa daan, bibili ko. Kasama na pampers ko. Magkano po yung pampers niya, Tay? Pampers, basi po isa.
Sa isang araw, nakakailang palit ni nanay na Pampers? Sa isang linggo, yung isang bag, yung 11, hindi pa abuti ng ano yun, isang linggo. Sa isang araw po, ilang beses po siya nagpapalit? Tatlong beses sa isang linggo. Oh. Matakaw sa tubig. So, tatlong linggo, sa isang araw po, tatlong beses po siya nagpapalit ng Pampers. Paano po yung mga gatas na kayo rin po yun? Pag may pera ko, binibila ko ng gatas siya. Yung sa matandang gata, ay magkano yung halaga ng gatas, mahal din. Kung saan, binibila ko sa repack. Pag wala, ay wala mong bumili. Binibila ko sa alas kayo, mura, 13 pesos. Wala. Na-try nyo na po ba siyang dalhin sa hospital, Tay? Nilabas na namin sa ano yan. Nadala yan dati, una, sa garay. Ano pang mangyari? Wala. Wala akong bayad. Ano daw po sabi ng doktor? Doktor, wala silang karapat akong mangyari. Sige po, pala na po ang pala. Pala na po ang panayos sa amin. Kung hanggang saan pa ang buhay na asawa ko. Masalamat lang po po sa taas. At ang ilay ko, supporta sa pagkain. Eh, matakaw sa tubig. Tabansin ko nga po yung pinagiinuman niya, yung... Matako yan. Kaya nga yung sabi, buhay ang tao pag matawa sa tubig. Kaya may sahad ko, minsan nyo. Matagas yun yung langgana, matagas yun. So, bali, ilan taon na po kayo niyan, Tay? Na ganyan si nanay, ilan taon na po? Dadalawang taon. Dadalawang taon na po, no? Salamat ko na. Wala po kayo dito ang kuryente, Tay? Electric pan, ganun? Wala po, kasi naputulong po kami. Yan, kurde po namin, naputulang ko po. Wala yung bayad. At dahil naibsan na ang pangangate ng buong katawan ni nanay, ay may nabuti namin kamustahin siya. Isulat niya. Apo. Emily ang pangalan niya. Sige, ay, kayo po na, yan na po ba ang pangalan niyo? Kanina po tayo nag-uusap dito eh. Hindi pa namin alam yung pangalan niyo eh. Yung tunay kong pangalan, Lucia Magtanaw. Ah, Lucia Magtanaw. Magtanaw. Ako naman si Garcia, Emily Garcia. Si. Kami lang dalawa nag-aaral dito. Ano naman ako, Diday, ang palayo ko, Diday. Ito, tila October ka, ano, October, ano ide? October siya na umpisa mag ano eh. Na ano yan? Na sa stroke. Sa apo niya, nung nilayo sa kanya. Oh, yun, ganun ang ano sa kanya. Doon siya nag-umpisa, doon siya na... Namatay ano, kasi yung anak kong panganay siya, yan yan. Nilayo yung apo niya sa kanya, doon siya nag-umpisa ng yun. Stroke. Sa stress po. Oo, so, na-stress nga siya. Yun na. Ano naman yung... Iyak. Huwag ka nang umiyak. Bago namin nilisan ang lugar ni Tatay Eddie at ni Nanay Diday, ay nag-abot kami ng konting tulong para sa kanilang mag-asawa. Ako at sa aking mga kaibigan ay lubos na nagpapasalamat kay Miss Lynn Ostrand sa pagbibigay ng oportunidad sa aming mapabilang sa kanyang magandang mitiing tumulong sa kapwa. Lubos din ang aking pasasalamat sa inyong maigting panonood dito sa tinampok naming kwento.